Hi guys, I'm Norland Aculio from Suzuki Auto Show. So ngayong araw guys, i-demo ko sa inyo yung ating 2022 Suzuki Espresso GL variant na may kulay na fire red. Pero bago po yan, ini-invite ko muna lahat ng ating mga client na nahihirapang magpa-approve ng kanilang mga car loan. Okay, lalong-lalo na yung mga OFW na walang bank account at ang mga remittance ay dumadaan lang sa Cebuana, Emlyville, or Western Union. And ganun din guys yung ating mga local employee, government man yan or private sector. I think nahihirapan po kayo magpa-approve ng inyong mga car loan. So nandito po ako para tulungan kayo na makapag-release ng inyong sariling unit. Okay? So ngayon guys, dumako tayo sa ating Suzuki Espresso GL variant. So yung ating Suzuki Espresso na nandito sa ating harapan is meron siyang SRP price na 543,000 and ang kagandahan dito guys is meron po akong ino-offer dyan na dalawang option. Okay, sa unang option natin guys is 49,000 all-in down payment. Then if ever naman po na hindi pasok yung inyong salary bracket para sa option 1, so meron pa po tayo dyan option 2. So sa option 2 po natin dyan, guys is magkakaroon lang kayo dyan na monthly amortization na 9,300 monthly in 5 years. Okay? So ngayon guys, is dakuin naman natin yung specs ng ating Suzuki Espresso. So mapapansin nyo guys, dito sa ating Suzuki Espresso 2022 model GL variant is nakamags na po siya. Okay? So sa biglang tingin, akala nyo special edition po ito. So ito po is GL variant lang po. Pero same siya ng Suzuki Espresso special edition, nakamags na rin po ito. So same din po sila ng size ng mags. So 14 inches alloy mag wheels with 2-tone. Okay? So, i-demo natin yung front area ng ating Suzuki Espresso Special Edition. So, kung titingnan nyo guys, is dalawang color yung nagkukombine sa ating front area. Sa kanyang front bumper. Kulay red sa upper portion and black naman sa lower portion ng ating Suzuki Espresso. Mapansin nyo guys, is maluwag yung spacing ng ating front grille. So, direct impact, pumapasok ang hangin sa ating radiator para maiwasan na mag-overheat and para matulungan yung ating radiator na mapalamig ang ating mismong engine. Okay, so yung ating Espresso is 1.0 3-cylinder with 12 valves. Yan. Then dito naman tayo guys sa side ng ating Suzuki Espresso. So ito nga guys, naka 14 inches alloy mag wheels. Then meron siyang ground clearance na 180 millimeter. And meron din siyang signal light sa kanyang fender. Yan. Then ikutan natin ng bahagya yung ating Suzuki Espresso. Yan. So ito naman ang rear side ng ating Suzuki Espresso. So kung mapansin nyo guys, is mataas din siya tingnan talaga. So pwede mo siyang isabak sa medyo matataas na humps, medyo rough road. Yan. So pwede po yung ating Suzuki Espresso dyan. Okay, so ito yung kanyang C-shape tail light, then signal light, and ito yung kanyang reverse parking light. Then the same time guys, yung ating Suzuki Espresso is meron din siyang reverse parking sensor. Yan, so siya yung nag-guide sa driver if ever na malapit ng mabundol yung ating unit. Then mapansin nyo guys, yung rear side ng ating Suzuki Espresso is naka two-color combination din siya. So red and black, kaya mapansin nyo guys is mataas talaga siya tingnan. Okay? So hindi lang dahil sa 180mm, so nakakatulong din kaya mataas siya tingnan is dahil sa kanyang combination color na red and black. Yan, so pag malayuan, titingnan mo siya, so para siyang SUV. Okay? Kung mapansin mo, sobrang taas ng kanyang body space. Yan. So tingnan naman natin guys yung interior ng ating Suzuki Espresso. Pero bago po yan, so itong ating Suzuki Espresso meron din siyang wiper. So dalawa yung kanyang wiper para easy na malinis yung ating windshield once na malakas yung ulan. Okay, then if ever na nasa loob po kayo ng Suzuki Espresso sa mga hindi pa nakaka-experience, so para talaga kayong nakasakay ng SUV. Dahil sobrang taas ng kanyang window. Yan, sobrang taas ng kanyang window. Then mataas din yung upuan sa loob ng ating Suzuki Espresso. Okay, so kung makapansin nyo guys, sa ibang unit, lalo na sa mga sedan, medyo hindi ganito kahaba yung kanyang door panel. Okay, so yung ating Suzuki Espresso, mapansin nyo guys, is sobrang taas ng kanyang door panel. Yan.
from flooring hanggang dun sa window ng driver. So mapapansin nyo, medyo mataas. Kaya pag nasa loob ka ng Suzuki Espresso, is para ka talaga nakasakay ng SUV dahil yung kanyang upuan, is medyo mataas din. So hindi siya yung nakalubog. Yan. Okay? So dito naman tayo sa loob ng ating Suzuki Espresso. So ito guys, yung kanyang steering wheel, then ito yung kanyang aircon blower. So dito sa aircon blower ng ating Suzuki Espresso is apat po yan para abot hanggang rear passenger yung lamig ng ating aircon. Yan. Then ito guys, yung kanyang meter cluster. So mapapansin nyo guys, is nasa gitna ng ating dashboard, then nasa baba ng ating head unit. So yung ating Suzuki Espresso is meron siyang 7 inches touchscreen monitor. And kakaibahan dito sa ating Suzuki Espresso is nasa gitna yung kanyang power window. Yan. Sa gitna, katabi ng kanyang hazard. And ito naman yung kanyang cooling system. Yan. Then meron din siyang 12 volt socket. Then para sa charging station. Then meron din dito ang USB port. Yan. So yung ating Suzuki Espresso is naka 5-speed manual. Then ito din yung kanyang glove box. Then ito, meron dito ang maliit na spacing para sa mga small documents, small tools na pwede mo ipatong sa ating dashboard. Yan. Then ating Suzuki Espresso is naka then yung ating Suzuki Espresso is naka dual airbag. Yan. Dito guys sa kanyang meter cluster, so dito makikita mga warning devices na possible magbigay ng signal sa driver if ever na may problem yung engine, yung oil, okay? If ever na maubusan ka ng gas, so dyan mo rin makikita yon. Okay? Yan. So isang reason din guys kaya parang SUV ang pwesto mo kapag nasa loob ka ng Suzuki Espresso dahil sa kanyang upuan. So mataas talaga yung kanyang upuan guys. Okay, sa mga sedan kasi medyo nakalubog to ng konti. Yan. Okay, then ito yung kanyang fuel tank opener and trunk opener. Yan. Dito naman tayo sa second row ng ating Suzuki Espresso. So ito guys, naka-box na to is yung kanyang floor matting. And maluwag din yung kanyang legroom tsaka headroom ng ating Suzuki Espresso. Then lahat guys is merong hand grip. Yan. And meron ding child lock yung ating Suzuki Espresso. So guys, yung fuel tank capacity ng ating Suzuki Espresso is 27 liters. And ma-add ko pala guys, yung Suzuki Espresso is meron siyang 22 kilometer per liter na average. Okay, so ngayon medyo mahal yung gasolina pero sa ating Suzuki Espresso hindi mo siya ganun mararamdaman kasi nga sobrang tipid niya sa gas. Okay, konti na lang, parang motorsiklo na siya kung kumonsumo ng ng gasolina. Okay, mix na yon long drive tsaka city driving. Pero kung pure long drive, so mas matipid pa sa 22 kilometer ang range ng ating Suzuki Espresso. So dito naman tayo sa luggage capacity ng ating Suzuki Espresso. So yung ating Suzuki Espresso guys, eh, pag binuksan nyo is meron siyang detachable luggage tray. Yan. Para if ever na nag-grocery ka, so pwede mong i-fold yung ating upuan and tanggalin yung luggage tray. Okay, so ito lang yung way para i-fold yung ating upuan. So nakaharang lang yung seat belt, so natutulak siya doon guys. Yan. At tanggalin nyo yung dalawang lock magkabilaan. Then pwede nyo nang i-fold yung ating Suzuki Espresso. Yan. So if ever na walang harang, mas flat pa po dyan yung ating Suzuki Espresso. Yan. Then yung kanyang spare tire guys is dito mo makikita. So naka donut type yung spare tire ng ating Suzuki Espresso. Yan. So ang luggage capacity ng ating Suzuki Espresso is 239 liters. Yan, o 239 kilos. So, ganyan po kaluwag yung ating Suzuki Espresso. So, marami rin talaga siyang malalagay. So, mga dalawang bagahe dito sa likuran. O, if ever na may pasahero kayo sa likod,
dito. So, kasya po dyan ang dalawang 25 kilos o isang 25 kilos at isang hand carry na luggage bag. Yan. Then dito guys, sa ating likuran, so mapansin nyo guys, may dalawa siyang tail light, then meron din siya, then meron din siyang brake light dito sa taas ng ating back door panel. So dito naman tayo guys sa engine bay ng ating Suzuki Espresso. So ulitin ko guys, yung ating Suzuki Espresso is 1.0 3 cylinder with 12 valve. Then the same time guys, is ito ay naka timing chain para long life po talaga yan. Okay? Yan. And the same time guys, maluwag yung spacing ng ating engine bay. So nandito yung kanyang battery, computer box, fuse box, and the same time guys, is meron din siyang ABS. Okay, so yung silbi ng ABS guys, if ever na may emergency braking, biglang may nag-cut sa'yo, bigla kang nagpreno. Okay, so if, ang tendency niyan, if ever na wala kang ABS, so maglalock yung iyong steering wheel. So pag meron kang ABS, mamamanubilate mo pa na maayos yung iyong steering wheel para maiwasan ka sa posibleng disgrasya. Okay? Ang purpose niyan is matulungan yung ating brake na maiwasang mag-skid ang ating mga gulong. Okay, then ito naman yung kanyang lagay ng tubig para sa kanyang wiper. And ito naman yung ating lagayan ng coolant. Okay, yan po. So dito naman tayo guys sa dimension ng ating Suzuki Espresso GL manual. So yung ating Suzuki Espresso is meron siyang total length na 3,565 mm, and meron siyang total width na 1,520 mm, and meron siyang total height na 1,565 mm.